guys, welcome back again for another vlog. And for today's episode, I'm going to show you how to breed a guppy. And this video is for the beginners, so let's get started. Okay guys, so for the first step, you must have a breeding aquarium like this one. This one is a 15-gallon aquarium. For the next step or the step two, of course, you must have a breeding cage. So this is an example of a breeding cage, but this one is just a DIY breeding cage. So it is made out of microwavable container. And then we just cut off the sides and then place a plastic chicken screen on it using a glue gun. This one, the purpose of a breeding cage is that to prevent the mother guppy to eat its fry. So you must really have a breeding cage if you're planning to breed a guppy. Okay guys, so I'm going to show you how this cage works. So kailangan may hook siya sa parehas or sa magkabilang side, kasi yun yung magsisilbing stabilization niya. So ganyan yan, and then i-hook mo siya ng ganyan. Yan, naka-hook na, so di na siya gagalaw-galaw or stable na siya. Kung saan nyo siya nilagay, dun lang siya. Tapos dito nyo ilalagay, ipapasok yung mother guppy, and then dito nyo rin siya papakainin. Para sa mga beginners, importante ang magkaroon ng breeding cage. It is a must talaga, kasi para mas marami yung magiging successful na fry na mabibreed ninyo. Kasi may mga strain na guppy na fry eater. So, kailangan ganyan, meron kang breeding cage. Okay guys, so naka-ready na lahat ng ating kakailanganin. Kaya naman, samahan nyo ako ngayon pumunta sa farm. Kumuha tayo ng pair or ng try natin na strain na ibibreed. So tara, samahan nyo ako. Let's go! A few moments later. So ayun na nga guys, dito na tayo at pupunta na tayo sa ating farm. Ang layo ng ikaw. So, kukuha tayo ngayon ng ibibreed natin, or kukuha tayo ng breeder na guppy. So, ipapakita ko sa inyo. Kukuha tayo ng pair or trio. So, tara, samahan nyo ako. Let's go! Guys, yung dadaanan ko, papakita ko sa inyo. Tanan! Kita nyo ba yun? Kasi nga, lagi nang umuulan dito. So, nagkaroon na siya ng mini sapa. So, yun na. Medyo matubig na hanggang dun sa dulo. So, comment down below kung gusto nyo ako maglagay ng guppy dito. At least, di ba, may wild guppies na pa-swim-swim. Medyo malalim dun sa part na yun. So, yan. Comment down below, guys. Okay, guys. Nandito tayo ngayon sa ating male section na ating guppy farm. So, laman ng mga tub na po ito ay puro male. Ayan. Andito ang lahat ng kalalakihan. Ito rin. So, dito tayo ngayon pipili ng matipuno at napakaswerteng lalaking ibibreed natin sa ating mga guppy. So, ayan sila. Puro male yan. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Papakita ko sa inyo yung mga bagong strain or bagong dagdag namin dito sa male section natin. Kasi may mga bago tayong guppy na nilagay dito. So, for now, kuhain muna natin yung task natin. So, kuha tayo ng matipunong male para sa ating breeding. So, tara! Kunin natin tong gold. Okay guys, so nahuli na natin lahat sila except may naiwang isa tumalon. Pero, lagyan na natin sa stable place. So, tara, let's go. Ito na ang ating mga matitinong kandidato para sa finding breeder. Eto, ayan. Ayan, siya na nga. Ayan, si contestant number 1. Siya po. Ayan, tinuka-tuka pa nga. Ito po yung kukunin natin for breeder. So, kuha naman tayo ngayon ng female. Ayan, siya ang lucky winner. Congratulations.
Okay guys, so nandito naman tayo ngayon sa female top natin. So kukuha muna tayo. Hindi masyadong makita dahil nagre-reflect, pero lagay ko muna sa glass. So tara. Huli. Huliin na natin sila. Tiyanan. Okay guys, so ito yung isang example. Diba sobrang dami nagme-message atin sa page kung pregnant na yung guppy nila, pinapacheck nila. So etong sobrang laki na to, na chan. Ayan. Yan, mga nganak na yan. Nakikita nyo yung mga fry niya, may mga mata na. And then yung nasa likod, yan, pregnant pa lang yan siya. Ito, ito. Wait. Wait. Ayun. So yan, siya, yan, pregnant pa lang yan. Meron siyang dot na black sa loob ng chan. Yun. Yan ang ating pregnant guppies. And if bibili naman kayo sa mga beginners ng guppy na tryo, may mabibili kayong pregnant na. And then may mabibili din sila na hindi pa pregnant. So kapag nakabili kayo ng pregnant na, kagaya neto, yan, kagaya niya, pwede nyo na kagad ito ilagay sa breeding cage nila para ma-prevent, ayun o, ini-stress kasi ng male yung female. So para ma-prevent yung stress. So ilalagay nyo na kagad siya sa breeding cage. Pero kapag nakabili kayo ng hindi pa pregnant, pwede nyo silang pagsamahin para mag-breed pa sila. So yan. Yan ang ating example ng pregnant and not pregnant. And ito yung tryo. Usually, tryo talaga binibili kapag magbe-breed ng guppy. A few moments later. Okay guys, andito tayo ngayon sa bahay. It's acclimation time. Importante ang i-acclimate nyo po ang inyong mga guppies bago nyo po siya ilagay sa aquarium para ma-adapt po nyo yung temperature dito and hindi siya ma-water shock. So i-acclimate nyo po yan for 30 minutes or 1 hour. Yan po ang acclimation time natin mga guppy. So, acclimate muna natin sila. Iwan natin sila dyan for 30 minutes or mas better kung 1 hour since magkaiba sila ng pinanggalingan from outside to inside. From farm to room. So, yan. Ayusin lang natin baka pumasok yung water. Yan. Dyan luna sila. A few moments later. Okay guys, acclimation time zip. Okay, if may tips ako sa inyo guys, lalo na sa mga beginners, kung yung water na galing sa pet shop or kung saan man kayo bumili nakasama ng guppy, huwag nyo po ihalo dun sa water na paglilipatan nyo. Kaya naman, etong pregnant, yung malaking chan, yung mga nganak na, ililipat na natin siya dito sa kanyang breeding cage. Yan. And yung dalawa, inenet natin and dito sila sa aquarium na to. So, magbe-breed pa sila. So, yan. Kuhain na muna natin yung pregnant. Ayan. Lagay na natin siya here. Good. Good job. So, yan ni Ituria. That is how it works. Papasok yung mother guppy and then when time comes yung fry, it will just pass through dun sa mga screen so hindi na siya mahahabol, hindi na sila makakain. And mas maraming makakasurvive na fry. So dyan lang siya until manganak siya. And for the meantime, balik naman tayo dito sa dalawa na iwan natin. So itong dalawang to, kukunin natin sila. And then, ilalagay na natin sila dito sa kanilang aquarium. Okay, ilagay na natin siya. Kasi, tingnan niya yung chan niya. Kasi na, ayun. Hindi pa ganun kalaki. So, may chance pa na pwede pa siya makapag-breed. And when masyado ng malaki yung chan niya, kagaya ng isa. Ayan niya, ito rin. Transfer na natin. Tanggalin na natin yung luma nilang water. Huwag natin isama. Ayan, nasa baba lang sila. Sin yung isa? Ayun, nasa taas yung pregnant. So, yan. Kapag lumaki na yung chan nila, that's the time na ita-transfer na din natin siya sa kanyang breeding cage.
So, sa ngayon, medyo maliit pa. Ayan. Ayaw muna natin sila mag-breed pa dyan. So, ini-enjoy pa nila yung kanilang bagong aquarium. And that's it! So, ganyan po ang mag-set up or kung paano mag-breed ng guppy. Okay guys, one more thing about feeding naman po tayo. So, dito natin pinapakain yung guppy natin. And yung mga ipapakain natin sa guppy natin, especially kapag ganitong pregnant sila, kailangan po is high protein na mga papakain natin sa kanila. Maraming high protein na pwedeng ipakain sa ating mga guppies. Meron sa mga local pet shop store. Pwede po kayo makapag-avail dun. And ang pagpapakain po sa kanila is 2 times a day or 3 times a day. Breakfast, lunch, and then dinner. Para lang din silang tao. Pero enough lang yun na makukonsume nila agad. Again, enough lang yung ipapakain po ninyo. Huwag nyo po silang i-overfeed na magpupollute or mapupollute yung water ng ating mga mother guppy. That's it for today's episode. I hope you learned something from it. Don't forget to like, share, and subscribe. But before we officially end this episode, let's make shout out time. Now we do. Shout out to Kent Marano, Vivek Mali, Jansen Borja, Blake Dale Alvarez, Tarantula Envision, Vince Villa, Romel Sanase, Exotica TV, Jasper Ian Pasa, Jace Gem, Josh Lendico, White Shadow, Fred Polistico, Nafir, John Torgo, JC Torres, Kennedy Jr. Nagkap, Junior Nabrur, Jericho Simborio, John Calcige, John Ray Ambrosio, Zanim TV, Brain Davila, Bobong Babaero, Leonardo Dustin Lido, Janil Lagura, Barry Peralta, Renz De La Cruz, Melvin Ambar, Roven Delphine, Glenn Ramos, Lakwacha ni Benji, Ken Care, Diaz, Fish Drainage Production, Anthony Javier, Barce, hindi na buo yung apelido niya. But from Caloocan, Anthony Javier, Carl Glenn Monelili, Roger Ramos, ang dami, wait lang guys, Robin Ramirez, Ken Juster, Gian, and King Philip Adeza, Judy Castillo, Rap Rap de los Reyes from Boracay, John Noval, John Rockford, yes, shout out to you. And then, madami pang shout out guys. Kabangs Idiot, John Earl, ako si Mamon Channel, John Dexter De La Fuente, Piolo Shauko, Team Borges, Alec Godzin, Jake Basa, Alaska Cosplay, Aldin Dimayakyak, Zane Boy. And ang dami talaga guys. Jasper Lildo from Mindanao. Hi. Ano to? Joshua Pagibot, Nurse Daily Official, Clarence Pineda, Arnie Bryan, and last na guys, last shout out from Hawaii Ren 808. And Flight Brew Team, shout out Atalyn, Ma'am Roxanne, Ka Paolo. Shout out to you guys, Flight Brew Team. That's all for our shout out. So yung mga hindi ko nasabi sa next episode na lang tayo guys. See you guys on my next vlog. Bye!